Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila nagsalita na nga ang mga international lawyer at talagang ipinagtanggol nga si Ka Eric dahil sabi ng mga lawyer na ito ay talagang illegal nga ang ginawa kay Ka Eric, na kung titignan natin ay talagang illegal naman dahil talagang nagsama-sama lamang ang mga kongresista na ito para pabagsakin si Ka Eric at Ka Badoy. Kaya naman nag-alboroto ang mga netizen nang malamang illegal ang ginawa kay Ka Eric. Banat nga ng maraming netizen. I think it's high time to dissolve Congress and revise amend our constitution. HOR conduct of hearing in aid of legislation. I think it does not serve its purpose, but already in aid of persecution to pin down person or legitimate entity. In short, in my opinion, HOR is now not serving its purpose to legislate law. God bless them para matauhan or magising na sila. Mga kongresista, sobra na. Parang nagmamagaling pero outsmarted naman sila ni Ka Eric at Dr. Badoy. Grabe ang pamumulitika nila. I salute to Madam Badoy at Ka Eric dahil ang bagong bayani sa katapangan at katalinuhan na nagbatikos sa kanila at hindi pwede na idamay ang prangkisa ng SMNI na walang first offense at second offense at hanggang third offense, hindi agad-agad isuspindi. Nakabago-bago lang ang renew na 25 years at dahil lang sa CIF at resibo, nasaan na? Ang kailangan ng publiko ay ang full accounting ninyo ng extraordinary funds ninyo hanggang ngayon, hinihintay ng mga taxpayer. Paano nyo ginista ang pera ng bayan? Kayo dyan sa mga lingkod bayan, mas matalino sa inyo ang nagbalik loob sa loob ng ating lipunan. Kayong lingkod bayan namin, aminin man ninyo o hindi, alam ninyo iyan. Sa tagal-tagal na umiikot ang panahon, gaano kayo katagal naglingkod sa bayan? May na-share ba kayo sa talino ninyong tangan upang umigi ang buhay umaayos na bansa? Wala kayong paki, sahod, pera kayo, kung ano yung trabaho at katayuan ninyo. Hanggang dyan lang ang alam ninyo, ang aabangan lang kayo ng tatrabahuin nyo si Ka Eric at Lorin Badoy. Are trying also to help our country. Kung saan sana ang tanungan, baho na lumabas ng ugat ay 1.8. Pera, pera, pera. Saan napunta yung sobra sa mga sinabing yon ang naggastos? Kaya naman dapat sagutin ninyo ito dahil hindi pa ninyo pinapakita ang mga resibo. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ngayon po ang ikalawang araw, yung hunger strike or hunger protest ni Dr. Badoy at Ka Eric. Nakikita ko ito is medyo mahaba-habang labanan ito. Patigasan ng will and determination, puso't damdamin. Sinong mag-give up? Kongreso ba na nagpakulong at i-release na nila itong dalawang inmates nila? Or bibigay itong si Dr. Badoy Ka Eric at ihinto ang kanilang hunger strike? Okay, sa nakikita ko, in the long run, mas pabor kay Ka Eric at Dr. Badoy yung matagal silang maikulong. Lalo na kung makayanan nila yung hunger strike nila na dapat may tubig. Panalo, kung kanino ang huling halakhak, to me, ang huling halakhak ang taong bayan, dahil itong
Dr. Badoy and ka Eric ngayon, sila yung bagong bayani sa Press Freedom. Ito, may nagpadala sa akin ng post by Ado Paglinawan. Mga bagong bayani ng Freedom of Speech at Press Freedom, kinulong ng mga congressman. Ito ang iboboto ko para sa Senador 2025. Pero, noong last election, I think kumandidato yung party list ni Kai Eric. Kailang kinapos. Ngayon, with this media publicity, lalo na kung magtagal, sigurado, ako, ikakampanya ko. Itong tatakbo sila sa pagiging party list. Maganda, party list. Anong bang party list? I-represent nila yung sektor ng mga biktima ng NPA, something like that. Mananalo ito. I don't know, sa pagiging senador. Basta ako, gusto ko tatakbohan, tatakbo. Think may party list na sina kay Eric. Maintain lang yung party list na yun. Kakandidato ulit ang mga nominee nilang kay Eric Doc Badoy. Siguradong mananalo. Kaya sa laban ng Tamba and versus Eric Badoy, with our support, of course, tayong mga freedom-loving citizens, mga DDS, ang huling halakhak, Dr. Badoy and Ka Eric. Ipagdasal po natin sila, yung tibay ng loob, damdamin, physical, spiritual na rin, para makatagal sila sa labanan ito. And in the end, ang kalayaan, ang demokrasya, lalo na sa pamamahayag, freedom of speech, freedom of expression, is mananaig sa ating bayan. Okay, pakinggan natin itong programa ni Attorney Rocky sa SMNI. Ipinaliwanag nila na klarong nilabag ng Kongreso ang karapatan ni na Doc Badoy at ka Eric. Siyempre, attorney, ang taong bayan ngayon ay parang nakikita na nila at this early stage yung mga dynamics possible. So 2028, ano? Tingnan mo, sir. Well, siyempre, lahat naman yan nagsimula dahil sa politika. No? Mm. Pero ngayon, nakikita nila na parang bumabalik tayo sa mga araw ng Marcelo na napapasara ang mga media outlets, na napapakulong ang mga periodista at mga mamamahayan. At para bagang pag ikaw ay pumula, ikaw ay paparusahan na paglabag po doon sa garantiya ng ating Bill of Rights na wala pong parusa na dapat ipataw kapag ginamit mo ang karapatan ng malayang pananalita, at wala rin dapat pagbawal sa malayang pananalita na nalabag po dito sa kaso ni Ka Eric at ni Dr. Lorraine Badoy. Tingnan natin ang susunod ng mga kabanata. Ano bang proseso nun, Attorney Harry? Sa committee level, di ba? Pag ma-adapt yung committee report. Hindi ko na po pinakikialaman yan. Ang importante yung pagdulog dating sa hukuman. Mm. Ang proseso ron, isa po sa talagang pinabibilis sa pagdinig ng hukuman. At meron din pong original jurisdiction ng Korte Suprema ay sa mga petition for habeas corpus na nagsasabi na walang legal na, na dahilan ang pagdedetene sa isang tao. At ang dito naman po malinaw, nagkaroon po ng pagdetena na isang paglabag sa Soto Law dahil pinipilit nga, di umano, na pangalanan ng source. At hindi lang po yan, nagkaroon din po ng denial of due process dahil hindi po talaga sila nadinig, diretso na silang isinight in contempt sa pamamagitan ng ating Bill of Rights. Gaya ba ng mga korte sa mga pagdinig po ba sa Kongreso, Kamara, sa Senado, may nakapiring pa rin po ba at nakahawak na timbangan dapat? Well, dapat po, no? Kasi yan po ay po pwedeng maging dahilan para masupil ang kalayaan. At lahat po ng po pwedeng makasupil sa kalayaan, dapat dinidinig po ang side ng mga iimpreso. No? At ito nga pong nangyari dyan na naman sa Kamara de Representante. Dahil ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi ng resource persons, sila po ay pinaaresto. Pero gaya ng aking sabi, panandalian lang po yan. At tandaan natin na kapag naman nagkaroon ng desisyon na nalabag ang kanilang mga karapatan, may remedyo rin po itong dalawang ka Eric at saka si Lorraine Badoy. Dahil siyempre po,
nakasaad din sa batas na lahat ng tao na lumabag sa karapatang pantao ng kahit sino ay po pwedeng mapanagot po. No? Dahil napaka-importante po ng karapatang pantao. Ibig sabihin yung mga ano, nagpataw noon or lahat ng mga present doon, kasi pagbubutuhan din yun, di ba? Kumbaga, collective ba yung possible na kakarating? Well, alam niyo po, although ito talaga ay kapangyarihan ng Kongreso, pag ito naman po ay ginawa sa pamamaraan, dalabag sa karapatang pantao, meron din po yung pananagutan. Mm-hmm. Alimbawa naman, kasi pwedeng irason na iba, yung magpantay lang yung kapangyarihan ng legislative and dito nga sa judiciary. Paano naman kung ganyan yung irarason na? Pantay-pantay po talaga ang co-equal branches of government. Ang pagkakaiba, katungkulan talaga ng judikatura na panindigan ang supremacy ng ating saligang batas. Dahil nga pong saligang batas, sinabi po ni Ka Eric, yan po ang pinakamataas na batas na umiiral dito sa ating bayan. Ang mga mambabatas lang ba may karapatan na mag-interpret ng batas or ang huling say niyan ay ang Korte Suprema? Hindi nga po katungkulan ng legislatura. Ang kanilang katungkulan, bumuo at gumawa ng batas. Pero ang interpretasyon ng batas at ang ating saligang batas, tanging hukuman lang po ang gumagawa niyan. Alam niyo, kahapon may sinusulat akong pleading at yan po talaga ang naging consistent ruling ng ating Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema ang tagapagtaguyod ng saligang batas, yan po ang katungkulan ng judikatura. Bigyan ng interpretasyon ng batas at hindi po yan katungkulan ng Kongreso. Mm-hmm. Meron ka rin nabanggit parang dalawang kaso na may kaugnayan din dito. Yung isa, yung sa formally, tsaka yung sa pag-iimbestiga, tama ba? Opo. Ito po yung kaso na kailan lang na-desisyonan, no? Na kung saan ipinagbawal ni dating Presidente Duterte yung pagharap na ng mga testigo dyan sa investigasyon ng formally. Ang nagdemanda pa noon ay ang Senado at ang sabi ng Korte Suprema, premature yan dahil nga hindi mo naman sinunod pati yung sarili mong rules na dapat unang-una malinaw kung anong iniimbestiga at dapat bibigyan ng pagkakataon talaga na masagot yung mga tanong na merong kinalaman sa batas na binubuo in connection with a investigation in aid of legislation. Kasi lahat naman po investigasyon ng Kongreso, hindi naman po yan para magpataw ng parusa kung merong mga nalabag na batas, kung hindi para po sa mga binubuong mga legislatura, mga batas na binubuo ng Kongreso. At attorney, doon sa naging pasya kahapon dahil sa motion, ang first motion may nag-move na ipasa itong contempt. As ang second motion, batay doon sa narinig ko kahapon, magpapasya sila kung gaano kahaba at kung saan i-detain. May narinig ko kahapon, Attorney Harry, na hindi sa House, pero hindi siya congressman, na parang staff lang yata na nagsasabi na bulong-bulong doon na sa CTJ natin ipakulong para magtanda, parang ganon. Possible ba yun, sir? Or sa House of Representatives na premises lang talaga pag na-cite and contempt ka? Well, I think hayaan natin hukuman na mag-desisyon dyan. Kasi bagamat may kapangyarihan sila magpakulong by way of contempt, tanging Korte Suprema pa lamang ang ating hukuman na makapagsabi kung tama ba yung ginawa nila. So bago sila mag-isip kung saan ipakukulong, tignan muna natin kung sasangayunan sila ng ating hukuman. Mananatili sila hanggat hindi na-adapt ang committee report ng Committee on Legislative Franchises. Pero, Attorney Harry, marami rin ang nagtatanong sa ating mga kababayan kung bakit nagkaroon ng undue haste. Ha? May mga nagtatanong dito doon sa pagdinig na last week lang, privilege speech, tapos agad-agad na-refer sa committee, hindi para tapos yung session, tapos makalawa, may hearing na agad. Well, ano patakaran po talaga yan eh. Yan po talaga ang kultura sa House. Protektahan ang speaker. Eh, ang nakakatawa nga rito, sinasabi nila na sira daw ang imahe ng speaker. Ang speaker naman, tikom ang bibig. O bakit mas concerned pa yung mga congressmen sa reputasyon ng speaker? Yung speaker di naman nagsasalita, di ba? So yun ang irony of it all. No? Mm-hmm. Pero yan po talaga ang kultura sa House. Nung minsan ako po yung naging bahagi niya, talaga naman pong parang Diyos ang speaker dyan. Lalong-lalo na sa panahon ng budget season. At hindi pa po na ipapasa, no? Yung pangtaon ng budget for 2024. So lahat po sila ay in suspended animation pa rin kung ano mga proyekto ang maiuwi nila sa kanilang mga distrito. Attorney, naisip ko lang din kasi di ba pinaplano nila, gusto nila na himukin yung ICC or himukin ang ating pamahalaan
na makipag-ugnayan nga sa ICC, no, pagdating sa war on drugs. E naisip ko sila nag-iimbestiga na parang korte na rin. Lagi silang sinasabi, in aid of legislation, meron din silang kapangyarihan mag-investigate, mag-subpoena. Eh bakit hindi nila ginawa yun? So kumbaga, dahil ina-exercise nila yun, gumagana yung ating ano dito, no, sistema. At di ba sinasabi na kaya lang tayo aasa sa ICC pag ano na talaga, kumbaga hindi na gumagana ang ating sistema sa ating bansa. Well, malinaw naman yan dun sa tratado na naging bahagi tayo panandalian. No? Pero ang importante ay unang-una, bago labagin ang karapatang pantao, dapat madinig at talagang malinaw po na hindi binigyan ng pagkakataon na madinig si Ta Eric at saka si Lorraine Badoy. Pangalawa, yung usaping ICC na yan, eh tapos na po yan eh. Kasi wala naman pong batas o tratado na nagpipilit sa kahit anong bansa na manatili bilang miyembro ng ICC. At nakasaad naman po sa Rome Statute mismo na ang pagiging epektibo ng pagbibitiw sa ICC ay isang taon mula dun sa araw kung saan nagdeposit ng Instrument of Withdrawal. At yan po yung nangyari noong 2019. Now, totoo po na nakasaad din sa Rome Statute na yung mga bagay-bagay na nasa cognizance na ng hukuman ay hindi maapektuhan kung bibitiw ang isang bansa sa ICC Rome Statute. Pero nagkaroon na po ang desisyon ng ICC mismo doon sa kaso ng Burundi na bumitaw din na yung ibig sabihin ng cognizance ay yung pagpunta ng prosecutor nga sa pretrial chamber ng hukuman para humingi ng otoridad na magpatuloy sa preliminary investigation. E pagdating po sa kaso ng Pilipinas, ang prosecutor ay humingi ng authority para tumuloy sa PI o preliminary investigation sa 2021 na po. Matapos po, 2 taon na, 2 taon po, matapos naging epektibo ang ating pagbibitiw noong 2018. So too late the hero yung ginawa ng prosecutor at wala po talagang jurisdiction na ang hukuman. Yung sinatawag na hindi sila dapat gamitin ang jurisdiction na yan, kung gumagana ang hukuman, inaamin mo na may jurisdiction ng korte. Paano ba nagkakaroon ng jurisdiction ng korte? Kung sumapi sa Rome Statute ang isang bayan. Pero dahil bumitiw na nga po tayo, wala nang jurisdiction. So dapat nga, hindi na tayo darating dun sa issue na bukas ba ang mga hukuman, kasi wala na talaga jurisdiction ng hukuman. Pupunta ka lang dun sa issue kung gumagana ang lokal na hukuman kung merong jurisdiction. Pero sabihin na natin merong jurisdiction, sino naman po nagsasabi na hindi po gumagana ang hukuman ng Pilipinas? Eh isa nga po tayo sa jurisdiction na nagbigay ng mga desisyon ng Korte Suprema para mabuo po yung International Criminal Court na yan. Mm-hmm. Attorney, yung epekto nitong pagdinig na ito, kasi common practice din ito sa iba pang media company, tingin mo may chilling effect ito? So kumbaga parang halimbawa sa mga probinsya, marami tayong ano, mas grabe pa nga ang banatan sa mga probinsya, no, yung pagdating diyan sa mga komentaryo, may mga media entity rin na may iniingatan yung kanilang mga sources pero pwede palang pilitin at kung hindi mo sasabihin ay pakukontem ka kagad. Well, talaga pong may chilling effect yan. Pero iba mga mamamahal sa Pilipinas, lalo mong takutin, lalong lalaban. Kaya nga po, may mga media killings na nangyayari dahil hindi mo pwedeng supilin ang mga mamamahayag dito. Naalala ko yung isa kong paboritong kliyente na si Jake Makasayit ng Malaya. Talagang sabi niya, kahit anong libel isang panila, isusuot ko parang medalya yung libel na yan dahil ako, hindi ako magpapatakot kahit kanino dahil kung ikay perudista, dapat lang manindigan para sa kalayaan dahil kung wala pong mga kalayaan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag, wala pong public opinion na magbabantay sa gobyerno. Ito na yung ikinakalat ng vlogger from Ka Eric. Please kindly help, take note and disseminate please. We are only, ang nagsasalita si Ka Eric. We are only allowed to use our cellular phones 1 hour in the morning and 1 hour in the evening. Ah, grabe. We shall have very limited communication line and access to information. Wala na ito. Talagang martial law, silent martial law, curtailment of freedom to information, freedom of expression. Tuloy. We
Meaning we, sina Ka Eric and Dr. Badoy, we are preparing to start with our hunger strike, Islam hunger protest today at 1 p.m. Anong oras na ba? 11:27. 1 p.m. Please be advised of this request po for information support. Gusto nilang malaman ng taong bayan. I-disseminate. Kaya pinapakalat itong post na ito. Information support. Maraming salamat po. We are going for a hunger strike, hunger protest to show our defiance and resistance against our continuing serious illegal detention being perpetrated by the House of Representatives. Ito na. Talagang battle of ano na ito? Battle of unsan eh? Battle of wills, battle of determination. Grabe. Speaking of hunger strike or fasting, mahirap po ito. Ako naranasan ko nang hindi naman hunger strike na political motivated. Ano ako? Nag-hunger, fasting ako. Spiritual purpose. And health purpose. Marami pong, I don't know kung anong klaseng hunger strike or fasting ang gagawin ni Ka Eric and Dr. Badoy. Ang pinakamahirap po yung dry fasting or yung complete hunger na no food, no water, nothing. Yun, mahirap. Ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang hunger strike or fasting is 40 days and 40 nights without food and water. Grabe. So, spiritual purpose yun. Ang ating mga kapatid na Muslims, may 1 month fasting sila, kailang ano, ilan yun? 12 hours, magmamadaling araw hanggang palubog ang araw, so 12 hours. Complete fasting sa kanila. No food, no water, no whatsoever. Yan ang fasting nila or hunger strike. Pagdating ng alas 6 ng gabi, magdidilim yan, kain na ulit sila. Mag-prepare. The following day, yun, fasting na food. So, I don't know kung anong fasting o hunger strike na gagawin ni na Ka Eric and Dr. Badoy. Hopefully, mag-ano sila, mag-take ng water. This is political fasting, politically motivated. So, patigasan na ito ng ulo, patigasan ng loob. Defiance ito. Hindi kami kakain. Hindi kami kano. Iinom. So, I don't know kung how long will this last. Ang tao po, pwede matagal nga walang kain basta umiinom ng tubig. Dahil very important ang tubig. So, ang ano dito is yung taong bayan, tayo po. Kaya maganda itong nag-post sila para malaman, para ma-expose na, i-vlog na ng ano. Yung aking isang subscriber nag-request na, Sir, huwag mo munang i-vlog para hindi maunahan. Eh, kalat na yung post. I'm sure may nag-vlog na nito ng mga kapwa ko vloggers, kaya i-vlog ko na rin. So, alauna po magsimula. So, good luck po. Kay Eric and Dr. Badoy, nasimulan nyo naman lang ang laban, ituloy-tuloy na at kami po susuporta sa inyo. Ito, yung unang nag-text sa akin, sabi niya, Sir, mag-fasting. Mag-fasting and prayer po ako para dito in support kina Dr. Badoy. Mag-start po ako mamayang alas 12 o mamaya. Alauna po dyan sa hapon, kasi nasa Canada ito.
May mga kasama po ako na mag-join sa akin sa prayer ko. Wow. So maganda ito. Kung sino yung mag-join ako, nag-request itong aking subscriber, pwede ba kayong mag-join din, sir? Sabi ko, yes, I will. Kailang hindi yung complete fasting. Senior citizen na eh. I-determine ko muna. Mag-fasting and prayer din ako, form of spiritual fasting, dala political. The more mag-hunger strike, the more mag-fasting, prayer, the better po. Nothing is impossible sa prayer. At sana, ito nga, palakasan ito ng determination eh. Sino ang bibigay? Okay? But then, I believe, ang public pressure, mabigat ang public pressure sa mga congressman na nagpakulong. Tignan natin. Plus, mayroong pang ano eh, mayroong plano, I hope, today na magsasampa ng petition for habeas corpus ang SMNI through Attorney Roque. Baka nandun na sa Supreme Court yung petition. I hope mabilis na ano. Siguro mga 1 week. May decision na. 1 week na fasting, kaya pa yan. Go, go, go! Kay Eric, Dr. Badoy, laban ito para sa bayan. Another form. Kahit hindi na kayo maririnig sa laban sa programa ninyo, yung silent protest ninyo, yung hindi lang kumakain, that's more powerful. Sana maliwanagan ang isip ang ating mga congressmen na lalong nadidivide ang ating bansa dahil lang dito. Total, nag-apologize naman si Ka Eric, si Dr. Badoy. Pwede ba patawarin nyo na at let's move on, mga kagalang-galang na kongresista. Kawawa ang taong bayan, mas marami pang problema na dapat nating asikasuhin kaysa itong mga political drama na ito. So, it's a battle between justice and injustice na ito eh. Sabi nga na Attorney Roque, pag hindi ka pumuri sa Kongreso, kulong ka. So anong gawin natin? Puri na lang tayo ng puri, hindi rin pwede. Wala nang demokrasya kung hanggang papuri lang. Dapat ang mga kongresista, makinig din sila sa kritiko nila at maging open-minded. So alalahanin niyo, hindi naman kayo forever maging kongresista eh. Malapit na naman 2025. Diyan yung ngayon, matitikman ang lupit ng taong bayan pag hindi kayo mag-isip. So, let's pray. Let's support Dr. Badoy and Ka Eric. Dito nga natin makikita, mga kaibigan, kung paano nga illegal na huliin nga si Dr. Lorin Baroy at Ka Eric. Kaya naman ang mga lawyers sa ibang bansa at mga international ay makikialam dito dahil talagang illegal nga ang ginawa na pagkulong kay Ka Eric. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.